Hi mga lods! Ako nga pala si Meng, ang narrator ng anime Varials PH. Ang writer ng kwentong ito ay si Night Agent o mas kilalang henyong si Sakuragi. Shoutout nga pala sa iyo, idol! Ang pamagat ng kwentong ito ay SLAMDUNK Intercollegiate Matches Season 2. At sana magustuhan niyo ito mga lods. Huwag nyo na ding skip ang mga ads kahit konti lang ito. Malaking bagay na ito para sa channel mga lods. At kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka, comment, like and share para updated ka sa mga susunod na uploads. Ano pang hinihintay natin mga lods? Pasok! Intro. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready. Disclaimer lang po, eto mapapanood mo ay isang fanfiction lang at galing sa maywagang imahinasyon ng ating tagapagsulat. At sa mga bago nating mga lodi dyan, marami pa ang hindi nakapagsubscribe. Click ang subscribe button at pindutin ang bell icon. Hi mga lods! Eto pala, ang chapter 74 ng SLAMDUNK Intercollegiate Matches Season 2. Sandali lang! Wala talaga akong naiintindihan. Ngising sabi niya habang kinakamot ang ulo. Bish! Muli na naman siyang nakatanggap ng batok mula kay Akagi. Ang hina pa rin ang kukuti mo, Gonggong! Ang dami kasing sinasabi. Wala naman akong naintindihan. Give me specific explanation please. Maktol naman ni Hanamichi. Wow! English yun ah! Natatawang bulong ni Sendo. Kunwari namang pumapalakbak si Fukuda para sabayan ang trip ni Sendo. Ipaliwanag mo Mitsui. Sabi naman ni Akagi. Ha! Bakit ako? Dinay agad ni Mitsui. Huminga ng malalim si Akagi nang maalala niya na isa din tong pasang-awa si Mitsui. Ang baliwanag ng mga seniors kanina ay kapag tinalo niyo ang Washington team ay kayo ang magiging top 1. At kapag naging top 1 ang Tokyo team, ang pangalan ng inyong kupunan ay ihahanay sa kapwa top 1 bracket at dala niyo ang pangalan ng division niyo. Kapag naging top 2 naman ang Tokyo team, ay kapwa top 2 ang makakalaban nyo. Paliwanag naman ni Akagi sa kanya. Ah, ganun pala yon. Kuha ko na. Ngumisi naman si Hanamichi. Kung maging top 1 ang Tokyo team, ibig sabihin kami ang top 1 mula sa Division 1. At ang aming kalaban ay mga top 1 din mula sa Division 2, 3 at 4. Ngumiti naman si Akagi dahil nakuha agad ni Hanamichi ang pinupunto niya. Oo, oh, ganun na nga yun. Aha! Kapag naging top 1 ang Tokyo team, kami din ang magiging rank 1 global rank intercollegiate matches. Nakatayong sabi naman ni Hanamichi. Agad namang hinampas ni Yuki ang ulo niya ng nakatuping papel. Hoy, ambisyosong lalaki! Akala mo ba ganun kadali yung inaambisyon mo? Pakialala lang sana na ito pa lang ang unang beses nyo sa intercollegiate matches. Pasalamat ka pa nga eh dahil at least nakapaglaro kayo abroad kumpara sa tinalo nyo ang kupunan sa college matches. Pukaw naman ni Yuki kay Hanamichi sa realidad. Aray! Ang sakit nun ah! Yung mga sinabing mo yan narinig ko na. Parang inulit mo lang sinabi ni Rajak ah. Wika naman ni Hanamichi. Ha? Sinong Rajak? Takang tanong ni Yuki. Wala, wala. Pag-iiba agad ni Hanamichi. Hoy pulang lalaki, huwag kang tatalon agad sa konklusyon ng laban. Baka nga, bukas, matalo kayo. Pahinang sabi ni Yuki sa kanya. Shite, awat ni Sakusa sa kanya. Pero kung sakaling mangyari ngayon, dapat thankful pa rin kayo at dapat matanggap nyo kung anumang maging resulta laban bukas, manalo man o matalo. Dapat respetuhin nyo ang resulta. Basta't alam nyo sa inyong mga sarili na ginagawa nyo palagi ang lahat sa abot nyo makakaya. Hindi lang kayo nakaranas ng pagkatalo.
halos lahat ng players ng Toki Team naranasan yun. Mahabang kataga ni Yuki na siyang nagpamulat sa iba. Si Maki, Fujima, Sendo at Sakuragi, ang apat na players na to ang dating nagmula sa magkaibang kupunan na parehong nakaranas ng pagkatalo. Ang pinamumuno ang kupunan ni Maki ang Kainan na natalo laban sa Daigakuen. Ang team captain naman na si Fujima ng Shoyu ay tinalo ng Shohoku. Ang dating ace player ng Rionan na si Sendo ay tinalo rin ng Shohoku. At si Hanamichi Sakuragi na mula sa Shohoku ay dating tinalo ng Kainan at AIWA. Napayuko na lang si Hanamichi nang mapagtanto niya ang kanyang sinabi. Hinawakan naman ni Haruko ang kamay niya. Tama ka, Boy Charan. Wika naman ni Sakuragi. Sumingit naman si Sakusa. Oo nga pala, bago ko makalimutan, ang magiging temporary rank sa Final 8 ay pagsasama-samahin ang mga puntos ng isang kupunan mula sa round 1 hanggang sa round 7. Dahil ang Tokyo Team ay nagsimula agad sa round 2, ang magiging combined score natin ay 6 lang. Pagkatapos matotal ang stage system ng intercollegiate matches ang maglalagay sa atin ng temporary yung ranggo. Pagkatapos ay kakalabanin natin ang ibang kasali sa ranggo para maset ang official na ranggo ng top 8 global rank para sa taong ito. Sagot naman ni Hanamichi. Oo, ganun na nga. Mabuti naman at naalala mo pa. Ngumiti naman si Sakusa sa kanya. Kung ganon, tayo na sa rooftop at mag-training na. Nakatayong sabi naman ni Hanamichi. Agad namang umiba ang mood ng apat na seniors na sina Sakusa, Yuki, Musaka at Sakurayashi. Oo, tama ka Sakuragi. Nakangising demonyong sabi ni Yuki. Na-miss din namin yun. Dagdag pa ni Yuki. Ha! Napaatras naman si Sakuragi sa mga itsura nila. Muling nanumbalik ang mga mahirap na training na pinagdaanan niya noon sa kamay ng apat na ito. Nag-training siya sa apat na ito. Hindi lamang malumpo, kundi hanggang mamatay. Tumakbo si Hanamichi palayo sa kanila. Subalit, agad siyang nahuli ni Yuki at Sakusa. Ah! Tulong! Sigaw naman ni Hanamichi. At dito nagtatapos ang Chapter 74 ng Slam Dunk Intercollegiate Matches Season 2. Magsi-shoutout na tayo mga lods. Shoutout Aster Escarlan. Shoutout Wilson Reyes. Shoutout Arnold Aklan. Shoutout Nalane Estelia. Shoutout Aileen Retolmalta. Shoutout Boyet Lubid. Shoutout Maribel Del Rosario. Shoutout Benji Cagas. Shoutout Jason De La Cruz. Shoutout JC DVXI Chenti. Shoutout Hernando Robles. Shoutout Harris Liwag. Shoutout Alfred Cyril Orfano. Shoutout Miguel Rocha. Shoutout Emilita Reyes. Shoutout Janrel Evangelista. At kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka, comment, like and share para updated ka sa mga susunod na uploads. O sige mga lods, salamat sa panonood nyo. Peace out. Bye.